Magandang araw sa ating lahat mga boss. And today's video mga boss, pag-uusapan natin ngayon yung mga kailangan yung malaman pagdating dito sa ating minivan, no? Sa mga nagbabalak dyan na kumuha o bumili ng ganitong klaseng sasakyan, eh, ito din ay tips para sa inyo, mga basic na kailangan yung malaman pagdating dito sa sasakyan na ito. And unahin natin yung pinaka-basic, so doon muna tayo sa labas or sa exterior ng itong sasakyan na ito, and punta tayo mamaya sa interior. So, disclaimer lang po mga boss, hindi po ako expert pagdating sa mga ganitong klaseng sasakyan, hindi po ako mekaniko. So yung ituturo ko lang sa inyo yung mga basic lang or kunting kalaman ko dito sa sasakyan, sa dito sa ganitong klaseng sasakyan. Okay, let's go! So yun mga boss, dito tayo magsimula sa labas, no. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano i-open yung gas tank. So basic lang, napaka-basic lang ito mga boss, no. Ituturo ko sa inyo. So yung gas tank lever mga boss is dito matatagpuan sa driver side, kasi alam naman natin ito po ay converted originally in Japan. Dito po matatagpuan yung driver side. So dito po sa ilalim ng upuan ang kanyang gas tank lever, so mga boss. So ilahin lang po ito, napakadali lang. Ilahin lang po ito para ma-open yung gas tank cover. Yan. So yan. Napaka-basic lang mga boss. Sa ibang minivan mga boss, pinalipat nila doon sa driver side. Pero sa akin, hindi ko na po pinalipat para hindi na po makukompromiso yung kanyang original settings. Yan. Ganyan lang po kadali. And paano i-open yung hood? Madali lang mga boss, nandito pa rin sa passenger side mga boss. Yon. So original pa rin ito, hindi ko na po pinalipat. Pwede siyang ilipat, pero para sa akin, hindi na po. Kasi para, as I have said kanina, na para hindi makompromiso yung kanyang original na settings. Yan. So, madali lang po. Hilahin lang po ito. Itong hood opener lever. So, yan. Yan, papakita ko sa inyo. Yan. Madali. Yan. Hilahin lang po para ma-open yung kanyang hood. Yan. So, napakadali lang mga boss. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang meron dito sa ilalim ng hood. Napaka mainit ngayon, no? Matirik ang araw, pero okay lang. Ituro ko pa rin sa inyo. So, yan. Pakapain mo lang dito. Yan. So, ganyan lang po kadali. Mag-open ang hood. Yan. Yan po. So, ano ba ang matatagpuan dito sa ilalim ng hood? So, ito po, meron tayo ditong windshield washer reservoir. Yan. Next is meron, ito po yung motor ng wiper, and meron tayong brake fluid reservoir or tank. So galingin po natin i-check ito lagi kasi for our safety naman. Next naman natin mga boss is kung saan matatagpuan ang lagayan ng mga tools. So dito lang po yan sa driver side. Open lang po natin itong sliding door. Yan. So dito sa ilalim, ito po, open lang din natin ito. Yan, napakadali lang. So dyan po sa ilalim yung matatagpuan ang lagayan ng mga tools. Yan. So kompleto po tayo dyan mga boss. Mayroon tayong jack, mayroon tayong air pump, tire wrench, at kung ano-ano pa. So lahat ng mga tools dyan natin nilagay. So napakaganda no, kasi tago siya and naka-organize talaga yung lagayan ng tools mga boss, para maliwalas tingnan. Hindi yung kung saan-saan mo lang ilalagay yung ating tools. Yan. Ganda, diba? Balik-balik, madali lang. Yan. So, ganyan lang po kadali. So, next naman natin is, meron bang spare tire itong sasakyan na ito? Of course, meron tayong spare tire mga boss. So, dito lang matatagpuan yan sa likod, sa likuran. So, open lang natin itong back door. Yan. So, ito pong ano to? Tawag dito, nut bolt. So, ito pong bolt na ito, luluwagan lang natin yan para matanggal natin yung spare tire sa ilalim. Pero hindi ko pa po nasubukan mga boss, kasi hindi pa naman tayo nakapagpalit ng gulong. Yan. So dito po yung spare tire niya. Yan. As you can see, donut lang na maliit.
So yan po talaga yung mga spare tire ng Japan. So dyan lang po matatagpuan yung spare tire niya, mga boss. Yan, ano pa ba? So pasok na tayo sa loob siguro. Turo ko sa inyo yung mga basic function. Yan. So dito tayo sa driver side, magsimula. So ito nga palang unit natin, mga boss, is 4x4 automatic transmission. So 660cc engine and 3-cylinder 12-valve. Yan. So dito muna tayo sa kanyang door side. So power windows and power mirror na po tayo, mga boss. Yan, siguro basic lang, alam niyo na kung paano ito gamitin. Yung mga lahat ng power window niya is gumagana, lahat ng mga button niya is gumagana naman ng maayos. Yan. Punan natin ang susi. Yon. So lahat ng mga indicator niya gumagana yan, mga boss. So yan ang check engine, makikita niyo. Ito is ito yung itong red na ito is ito yung foot brake. Ayan. Ito po yung foot brake. And itong green na ito is yung kanyang temperature gauge. Pag yan naka-green, meaning malamig ba yung makina mo. Next is yung battery. And I think ano dyan, yung next na yan is sa engine yan, engine oil. Okay. Correct me if I'm wrong, mga boss. So next is yung airbag, yung airbag. So yung airbag niya is naka steady na yan, na lumalabas lagi kasi naka-condemn na yung airbag nito, mga boss. Hindi na po binalik kasi ito po ay converted na yung kanyang dashboard, baka pa po mag-cause ng aksidente yung kanyang airbag kung ibalik. Kasi sinabi ko kanina, pag yan ginalaw mo or nilipat mo yung hindi na po mababalik yung kanyang original na seating, so baka mag-cause pa ng aksidente, kasi meron na pong nangyari dyan na nakita ko lang din sa YouTube na may na aksidente na daw yan, kasi binalik yung kanyang airbag ng mga ganitong klaseng sasakyan, mga Soul Plus galing Japan, eh kahit hindi naman bumangga. Kahit hindi naman bumangga, mga boss, is kusang biglang pumutok yung kanyang airbag at nag-cause ng aksidente. Kaya mainam na hindi na yan ibabalik, i-condemn na lang yan. So ganyan umiilaw siya, mga boss. Next is yung check engine. So mawawala yan pag pinaandar natin yung sasakyan natin. Of course, yon medyo ano na tayo na kailangan nating mag-refuel, okay? Yan po yung mga basic. So papandarin muna natin, mga boss. Yan. So nawala na yung check engine. Ang nanatili na lang is yung kanyang temperature gauge, yung foot brake or sa iba hand brake, yung kanyang, so yan, steady na yan eh, yung kanyang airbag, kasi sinabi ko kanina naka-condemn na, so laging nakailaw yan. So yan, at saka yung ating low fuel. Yan. So dito tayo, mga boss. Yan. Itong switch na ito ay ito po ang switch ng windshield washer at saka wiper. Yan. Ito po pag i-push mo paitaas ito, nagwa-wiper yan. 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 Then pag i-on mo to, yan. Lagay mo to sa on. Wiper ito ng likuran. Yan. Ilagay mo sa on, wiper ng likuran yan. So, naka-wiper tayo dyan. Yan na. So, ito pag i-on mo, ito po ang wiper ng, ito pag i-on mo, ilagay mo sa on, ito po ang wiper ng likod. Yan. Yan, you can see. And off natin. Yan. Then pag
Itong sa ito, ito naman yung windshield washer sa likod. Yan, pag iwan ko to, ilagay ko tong dot na ito dito. So gagana yung ating windshield washer sa likod. Yan. Lagay ko sa yan. Yan, as you can see. Yan. Yan po. Then off. Then pag pihitin mo naman ito pa ilalim, pababa. So ito po yung wiper, no? Intro. Intro ang tawa dyan, intro. Yan. Yan. Then low, intro. Low. Yan. At saka high. Yan. Mabilis yan. Yan. Lagay natin. Walang ano eh. Off na natin. So, yan. So, yan po. At, ano pala? Hindi, nakalimutan ko. Yung windshield washer sa harapan. So, ito po. Angat mo lang ito. Ito. Angat mo lang ito paitaas. Ayan, gagana yung kanyang windshield washer. Yan. Ito. Angatin ko. Iangat ko. Yan. Yan. Lakas. Lakas. Yan. So, ganyan po. Ito po. Ganyan po gagana yung itong switch na ito, mga boss. Then, sa kabila naman, na switch, ito po ay sa mga lights. Yan. Ito po ay sa lights. Ito. Ito pag paikutin mo pa kanan. Yan. Pihitin mo pa kanan. Ito po ang park light. Yan. Park light yon, na-on yung ilaw doon. Ka-on. Park light. Then, pagpihitin mo pa isang beses, another, pagpihitin mo pa ng isang beses, ito na po yung kanyang headlight. Yan. Headlight na po yan. So, yan. Balik natin. Then, ang signal light or turning light switch. So, ito po. Kung gusto mong lumiko sa kaliwa, so, angat mo lang ito. Yan. Sa kaliwa. At pag gusto mo naman kumanan, angat na, baba mo lang ito. Yan. Yan na. Yan po. Then, passing light. Angat mo lang ito, kagaya ng ginawa mo dito sa windshield washer sa harap. Angat mo lang ito. Ito. Yan. Nakikita nyo yung ano ko. Yung daliri ko. Angat lang. Passing light. Yan. Kita nyo yung blue na indicator doon. Passing light. Yan. So, ganyan po gagana itong switch na ito, mga boss. Then, so sa commercial car, mga boss, itong switch na ito ay dito na nakalagayan. So, pagaling ka ng commercial cars at pumunta ka sa surplus, talagang maninibago ka kasi baliktad yung mga switch nila eh. So, gusto mo. Ilang beses na ako yan eh. Kasi yung galing ako sa commercial car, nung bininta ko yung isang sasakyan ko, at nung bumili ako nito, naninibago ako. Nung gusto kong mag-signal light, ito yung napindot ko. Nung gusto kong mag-signal light, nag-wiper. Kasi ito yun eh. Kasi supposed to be dito yun eh. Sa mga commercial cars, dito yung signal light. Ito yung switch ng signal light at saka mga ilaw. So, yan po sa mga galing sa commercial car. So, ito po ang tandaan nyo na baliktad yung mga switch nila sa commercial car at saka surplus. So, yan po ang kaibahan. Okay. And ito yung course. Ito yung ating horn. Yan. So, airbag. SRS airbag. So, kundin na yun. And, namiss ako dito, mga boss. Kasi meron po pala itong mayroon pala itong steering wheel adjustment. Yan o. Ito. Ito yung kanyang lever. So, hilahin mo lang ito. Yan. Yan. Hilahin mo lang ito. Yan. Yun. Nahila na. And, maaari mo nang ma-adjust yung steering wheel mo. Yan. Yan. As you can see. Yan. Pwede mong, maaari mo nang i-adjust depende sa
Depende sa comfort. Depende sa'yo. Yan. Maaari mo nang i-adjust. Yan. And, pag na-adjust na, so, balik mo lang yung kanyang lock. Yan. Balik mo lang. So, yan. Okay na. So, and dito naman tayo mga boss. Yan. Ito yung kanyang hazard. Yan. Then, aircon. Tanong muna natin yung kanyang sa kabila. Yan. Yan. Close muna natin kasi mag-aircon tayo. Doon din. Yan. Yan. Yan sa kabila. Yan. Okay na. So, on natin yung aircon mga boss. Madali lang. Paano mag-on ng aircon? Ito lang. Number one. Yan. And kung pag ito ay naka, hindi nakailaw, meaning naka-fan lang yan, dapat nakailaw itong yellow. Kasi pag hindi ito nakailaw, hindi gumagana yung compressor mo, meaning naka-fan ka lang. Dapat ito ay nakailaw mga boss, para indicator na naka-aircon ka, naka-on yung aircon mo, malamig na hangin. Ayan, madali lang yan. Ito lang yung pong adjust nya. And hindi man, hindi sa pagmamayabang mga boss, itong aking unit ay napakalamig ng aircon. So kahit matirik ang araw mga boss, nasa number 1 lang yan. Kayang-kaya niya kahit tanghaling tapat. Napakalamig ng aircon ito. So, ganyan lang po kadali yung aircon. Yan. 1 2 3 4 Yeah. Yan. Lamig ng aircon mga boss. So, ayan, naka-touchscreen Android stereo tayo. 10-inch Android with backing camera, mga boss. Ayan, meron tayong ano dito? Hindi nyo, against the light. Meron tayong dashcam. Ayan. Meron tayong dashcam. Ayan. Hindi ko lang na-in-on. So, hindi ko muna hindi naka-on kasi meron tayong dashcam na. Yan. So dito tayo mga boss, ito yung kanyang shift lever. Yan. And meron siyang overdrive or OD overdrive. And as you can see, nasa P tayo ngayon or park. And makikita nyo dyan naka-indicator sa indicator. And makikita nyo dyan sa indicator park. And ngayon, pag ilipat naman natin mga boss, yan, pag ito ay ilipat natin, limbawa ilipat natin sa kanyang, sa R or sa reverse. So, kailangan nating apakan yung kanyang brake. Ito mga boss, pindutin natin to para mailipat natin yung shift lever dito sa R. Ano ba? Sa R. Yan. So, yan po. And, neutral. And pindot drive. Ayan, drive. Ayan. So, maglagay natin sa drive. So, maaari na tayong so, maaari na tayong umabante niyan sa drive. Ayan. Ayan, drive. Reverse. And parking. Mayroong P, R, P, park, R, reverse, and neutral, D, drive, 2, or sa hanggang itong 2 na to ay, ito po ay low gear. So hanggang second gear lang, pag nilagay mo yung shift lever mo dito, so hanggang second gear ka lang. Yan, ito, yan po ang paliwanag dyan. And itong L na to is meaning low gear. L is low or low gear, hanggang pag inalagay mo naman dito sa L is hanggang first gear ka lang. So yan mga boss, dito naman tayo sa kanyang shift lock. Halimbawa ngayon mga boss, ikaw ay nasiraan. So, and nasa park yung shift lever mo. Meaning pag park, kahit
hilahin yan, nakalock yung engine niya. So, kailangan mo ngayong ilagay dito sa neutral. Pero, hindi umandar yung makina mo, walang function, kahit anong pindot mo dito, kahit anong apak ng brake mo, hindi mo ito mailipat sa neutral. So, ayan. So, para mailipat mo yon sa mo ito sa neutral, para mailipat mo ito sa neutral, so kailangan mo itong shift lock na ito. So dito magagamit yung shift lock. Pindutin mo lang ito. Yan mga boss. Pindot. Para ito ay gumana, pindot sabay pull. Pindot sa shift lock, pindot dito. Saka pwede mo nang mailipat. Yan. So pwede mo na ngayong ipatuo o ipahila yung sasakyan mo. So ganito po ginagamit yung kanyang shift lock. So ibalik natin. So kung hindi mo pindutin yan ulit, so hindi ito hindi mo mailipat itong shift lever na ito. So pindot ulit. Yan, at ibalik sa neutral. So yun lang po mga boss, sana nakatulong itong kunting tips natin para sa inyo mga boss. And if you like the video, don't forget to share, like, and subscribe my channel para updated pa kayo sa susunod pa nating mga video mga boss. And yan lang po siguro. Bye bye. And God bless us all.